ready unto me, you take of question challenge. For every question I can answer. And never speak of through this work of gold. I am John Telo Abadiano. And I am Michelle Alaro, and we will be your host in this educational review episode. So ayun, anong inintay natin? Aras, pa-pa-pa-pa. Well, actually, it started as a savings loan ng mga faculty ng College of Business and Accountancy. Yun ang pinaka-concepto noon with only 8 faculty. Actually, it was started by Dr. Valdez, no? So, from then, nung nagkaroon na ng cooperative dito, nag-apply na. So, naging Primero Consumers Cooperative. So, doon na yung mga goods. Isimulay ngayon yung kuhan. Lumaki na, dumami na yung, ano, pati yung ibang mga faculty, staff, sumali na. Hanggang na-establish yan ang PSU Credit, PSC. PSC yan, no? PSC, Palawan State College Credit Cooperative. Medyo dumami na from Credit Cooperative na dati pera ang nilo-loan. So, nagdagdag na tayo ng mga services hanggang maging Palawan State University Multi-Purpose Cooperative Goods and Services na. So, napakagandang dahil lang po po nandun kung bakit po tayo naikatan. So, mga follow-up questions lang po. How many years na po yung PSU Multi-Purpose Cooperative? 33 years. Okay. 33 years, not 7 years. So, March 7 yan. So, nag-33 years tayo. Nitong March 7, 2022. Yung association, ang maganda sa kooperatiba, asosasyon yan ng mga tao. No? Na may, pagsamasamahin ninyo yung, kahit na maliliit na share capital, pagsamasamahin ninyo, eh, doon ka makakakuha ng kwan mo eh, yung capital mo eh. So, ang membership pa naman dyan, equal. Kahit na halimbawa ikaw, ang naiambag mo pa lang ay nasa 5,000. Ako halimbawa, nasa 50,000 na. Pare-pareho tayo. Walang malaki, walang maliit. No? Pag may 20,000 ka na, may karapatan ka ng bumoto. No? Isang boto lang. Hindi ka tulad sa mga corporation na kung depende yan sa dami ng share mo. Pero ang kooperatiba, maganda sa kooperatiba, ay kung yan eh, pantay-pantay, tulong-tulong. Asosasyon yan, unique. Alam mo kung bakit unique ang kooperatiba? Dahil ang kliyente ay sharing may-ari. Ang mga may-ari niyan, lahat, ay ang mga miyembro. Ang isang basehan ng dividendo, yung depende sa kita ng kooperatiba at patronage refund. Ibig sabihin doon, kung ano man ang produkto ng kooperatiba, ay kailangan patronize mo. Hindi yung dito ka mag-ano, tapos doon ka bibili sa kabila. Di ba? So, dahil mo, pag nag-loan ka, pag nabayaran mo yung loan mo,
pwede ka na namang mag-reloan. Yeah? So, nakakaambag ka sa kita ng kooperatiba. So, sa pag-aambag mo na yan, kasi pinapatronize mo yung ticket mo. May ticketing tayo kasi. Diyan ka kumukuha ng plane ticket mo. So, kumikita yung kooperatiba sa'yo. So, pagdating ng dividendo, magkano napatronize mo, meron kang dividendo, idadagdag doon sa kita ng kooperatiba na may kaparte ka. Everybody is welcome. Even kayo. Basta 18 years old na kayo, maski hindi kayo taga-PSY, pwede na kayong maging member. And you can start if you want. Yan ang maganda eh. Yan ang maganda sa kooperatiba. Autonomous yan. Hindi kami under sa PSU. Si President Dr. yun hindi nag-aalis sa pagiging miyembro ng kooperatiba. Nakaprovide na tayo ng mga lote sa mga miyembro. Ilang project na sa lote? This is the second. Yung dyan sa Santa Monica. Yung health insurance ng mga empleyado. Babayaran muna ng kooperatiba. Babayaran ng mga miyembro ng monthly. So we make things, the cooperative make things easy for the members to afford. Nakakatulong, nalalapitan ng mga miyembro noong lang panahon ng COVID. Ano kami pati sa mga associate members, pinaloan namin. Emergency loan, lahat. Lalo na yung mga contract of service ng mga miyembro, kahit associate, na walang sweldo pa. Matagal kasi ang kanilang release kasi na siyempre pag contract of service ka, it takes time bago ka makakuha. Andiyan ang cooperative na magsiservisyo sa'yo. So, service oriented, no? At ang services mo at a reasonable cost. Makikita mo yung ating kantina doon, mura, malinis, no? Yung mga kwan doon, may mga buko, may mga saging. Di ba? Pwede bumili doon. Pwede nga utang kahit wala kang pera muna, saka na lang sa sweldo. So, yun ang kondo na nakakatulong ka sa mga miyembro. Okay. Community-oriented. Kasi meron kaming 5% ng gross income ng kooperatiba ay pumupunta sa community service. Tumutulong kami sa community. Hindi yung mga miyembro ha, pero kung ang mga miyembro ngayon, nakikusap kami, lalo na yung mga naapektuhan ng bagyo, nakabigay kami pati yung panahon ng COVID. Nakatulong kami sa mga miyembro, pati sa community, sa Aborlan, dito sa Puerto Princesa. Nakatulong kami. People-oriented, bakit? People-oriented. Tingnan ninyo yung mga empleyado doon. Kamihan dyan ay graduates ng Palawan State University. Ang mga estudyante na mga nag-OJT, ang dami nilang learnings. Diyan sila. At kahit papano, eh, meron silang counting allowance. Natututo pa sila. Hindi sila dyan taga-timpla ng kape. Hindi sila dyan taga-runner ng mga papeles. But nagtatrabaho sila at natuturoan sila. Naiintindihan nila ang konsepto ng kooperatiba. Thank you.
Ang dami. Ang dami tayong negosyo ngayon. Kahit na may COVID, kahit na bumaba ang income, nakakabigay tayo ng dividendo. Ang negosyo ganun eh. Ang negosyo is up and down. Depende sa sitwasyon. Pero, nakapagbigay din tayo ng dividendo. Ano po yung mga example ng mga cooperative? Anong mga ano po? Merong transport cooperative. May agriculture cooperative. Meron tayong women's cooperative. Iba-ibang klase, may kategoryan. Even Paleco is ko. Ang Paleco is electric cooperative. Ang hospital, that is also a cooperative. Wala pang cooperative na eskwelahan, pero pwede kang magpatayo ng kooperatiba na eskwelahan. Yes. Yes. Gusto mo magpatayo ng eskwelahan? It's a cooperative undertaking. Marami kayong mga members, ang shareholder. You can start a cooperative with only 15 members. For a start. So, expand yan. E, ilan lang naman ito nagsimula. Always start. Magsisimula tayo palagi sa maliit. Basta nagkakasundo kayo. That is unity. Yung prinsip, yung mga principles, yung solidarity, walang hilaan pababa, walang inggitan. Marunong po makisama sa mga tao. Yeah, kailangan alam mo, naiintindihan mo kung ano yung pinasok mo. Hindi yung pumasok ka lang para lang mangutang na palakihin ninyo yung cooperative tapos ikaw ang hindi ka nagbabayad. Tell us about this new law, yung about yung ano ng ating government. Yung sa cooperative. Ito yung bagong batas na creation ng cooperative development office sa bawat city, sa bawat probinsya, sa bawat municipio. Anong ibig sabihin yan? Kasi dati, doon sa local government code, kung lang, kung sino lang makakakaya. Kasi importante, merong cooperative development office na siyang takbuhan para makikita, mag-oversee anong nangyayari sa mga kooperatiba. So meron tayong tinatawag na City Cooperative Development Council. Pag may council, ang council nandi dyan, no? At ang cooperative development office, siya ang mag-ano na secretariat ng council. So lahat ng mga kooperatiba rito sa puerto, miyembro ng council, ng City Cooperative Development Council. Kung walang Cooperative Development Office, hindi basta-basta makukuha yung trabaho ng council. Kasi iba-iba yan eh. So kung meron CCDO, eto na yung actual na magko-coordinate sa lahat ng mga cooperative, yung mga concerns ng cooperative. May mag-monitor, may mag-evaluate. Ang province kasi meron eh. Provincial Cooperative Development Office. Ang PCDO, in charge siya ng lahat ng kooperatiba rito sa Palawan. Kung may mga problema, yan ang takbuhan. Sila rin ang nag-ano ng mga training. At meron silang Palawan Cooperative Development Council. Ang council yan, binubuo ng 5 officials. Sila ang nag-stress out, okay, lahat ng mga miyembro, lahat ng mga chair, lahat ng kooperatiba ay represented sa council. So kung ano mga concerns ng mga kooperatiba, ikukol nila ang attention, i-bring out nila doon sa council. Batas na yan. It was authored by the demand for cooperatives, graduates ng mga courses na may cooperatives, ay napaka-importante. Hindi lang naman yun sa employment, kundi hinihikayat din natin ang mga kabataan na magbuo ng kooperatiba. Kasi marami lang. Dapat nga ba mo sa isang cooperative ang isang empleyado? Redacting po, mamintag po ba kayong empleyado dito sa cooperative? Oo, ako ay isang empleyado. Yes, yung multi-purpose cooperative. Maaari po bang malaman na opinion? About lang po sa isang tanong. So, para po sa aming conclusion question, dapat po bang magpa-member sa isang cooperative ang isang empleyado? Sa palagay ko na isang napakahalaga na dapat ikaw ay maging member ng isang cooperative, lalo na kung ikaw ay isang empleyado. Sapagkat
bilang isang empleyado, ikaw ay dapat tumutulong sa serbisyo ng isang kooperatiba. At ikaw ay maging isang modelo sa iba pang miyembro sa pagtupad ng mga tungkulin, alituntunin, at patakaran ng isang General Assembly. So ayun, dapat ikaw talaga ay magpag-ibig. Maraming salamat po. Sagot ang ating million peso question of the day, nakakatulong ba ang kooperatiba sa paglago ng kabuhayan ng mga empleyado? Narito ang mga sumagot ng yes. So yun, partner, nalaman natin yung mga mahalagang detalye about sa PSU, multi-purpose cooperative. So yun, partner, may bala ka bang pumasok dito? Dito na natin, partner, kung qualified. Ayun guys, kung gusto nyong pumasok dito sa may multi-purpose cooperative, balikan nila yung detalye na sinabi ni Ma'am Erlinda Ganapin kahit na sa pag-interview namin. We hope na marami kayong nalaman at natutunan for today's video. Ako nga pala si Rochelle. At ako naman si Carlo. This is our educational review episode entitled. Nakakatulong ba ang kooperatiba sa paglago ng kabuhayan ng mga empleyado?